What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ano nga daw ba ang buhay natin? Para lang tayong isang spray ng tubig. Para lang tayong isang vapor. Isang sasandali na nandyan, pagkatapos wala na. Dahil ganito ang katotohanan. And of course, even a lifetime of 100 years is very short compared to eternity. Because of that, we really have to continue to review and reassess what really matter in life. Sa maiksing panahon na ipinapahiram sa atin, ano ba talaga ang mahalaga? Ano ba talaga ang karapat-dapat na bigyan ng pansin? Life is indeed short. It is a mist. It's very ephemeral. Parang hangin, pag nandyan lang, nandyan. Pag wala, wala na. Parang init, na nandyan lang habang mainit, mamaya malamig na, wala na rin. Pag tinitingnan po natin ang mga litrato ng mga mahal natin sa buhay, lalo na yung nagkaroon na ng mahabang panahon na nabuhay, tumanda na at lahat, kitang-kita natin yung comparison ng itsura nung siya ay bata pa, nung kabataan, noong maturity, and then noong seniority na. Naging senior na, makikita natin na yung buhay ganun lang, ang ganda sa sandali. Kahit yung mga artista that survived a long career, makikita natin nung araw, sila'y dalagita, then dalaga, then nanay, and then tia, then lola, then pagka-lola-lola, ang nagiging mga role. And all of us, if gifted with a long life, will have to go through that cycle. When you watch biographical films, for instance, yung mga hero noon, pinagkakaguluhan, sila ay may mga passions, and they were very, very energetic, and yet there comes a time when they grow old, and nothing seems to matter much. Ano ang kahulugan nito? What really matters in life? Or the many things, what really matter? Heavenly Father, thank you that you matter and thank you that we matter to you. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagbubulay-bulay para ang lahat ng ipinahihiram mong araw, linggo, buwan, taon magkaroon ng kahulugan. Walang masayang at wala kaming pagsisihan pagdating ng araw na naubos na ang ipinahiram mo na panahon. Turuan niyo po kami ngayon at sa paglapit namin sa iyo, humihingi kami ng paglilinis. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Punan niyo po ang marami namin mga pagkukulang at nang sa ganon, makaharap kami sa inyo, Panginoon. Hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil pinahihiram mo kami ng iyong kabanalan, pinalilinis mo kami ng dugo ni Jesus, at nagiging karapat-dapat kaming lumapit at maging humingi ng pagpapala. At yan ang hinihingi namin ngayon, O Diyos, pagpapala mula sa inyo, kaliwanagan ng isip, lakas ng katawan, kalusugan, at karunungan na pahalagahan ang mangilan-ngilan na mahalaga sa buhay. So ngayon, Panginoon, turuan niyo po kami para lalong maging makabuluhan ang ipinabihihiram niyo sa aming buhay na ito. Guide us, teach us, protect us from lies and falsehood, protect us from work of evil and presence of evil men and evil spirits, and protect our loved ones who are not here with us, who may be traveling, who may be staying home or at work, elsewhere, O God, may your mercies cover their lives as well. So give us peace, hold us by the hand, teach us. In the name of your Son, our teacher and Lord Jesus, we pray. Sabi sa James 4:14, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Hindi dapat ikalungkot ang verse na ito. Ang verse na ito ay dapat gumising sa ating lahat sa halaga ng bawat sandali at kung ano talaga ang mahalaga. 1 John 2:17, the world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. And since life is forever, you might as well begin early, like right now, kung hindi pa rin tayo nakakapagsimulang mabuti yan. Tulad yan ang binanggit natin, pag tumitingin tayo ng mga photo albums, nanonood tayo o nagbabasa ng mga biographies, nagkakaroon tayo ng perspective dahil ang isang buong buhay na ilalagay natin sa isang pananaw. At tasabihin mo pagkatapos ng isang biography, naging makahubuluhan ba ang buhay niya o hindi. Pag pang-araw-araw lang tayo nabubuhay, trying to survive, busy trying to make a name or a living or a reputation or an image or whatever, or a house, mahirap malaman kung na talaga yung mahalaga. Kailangan lumayo ka ng konti para makita mo kung anong mahalaga. Kaya maganda yung nanonood ng mga biographical films. Nakikita natin kung saan inubos ng isang tao ang kanyang lakas, o ganda, o talino,
At nung magmawakas ang kanyang buhay, tama ba ang ginawa niya? Yun ba ang pinakamagandang pwede sanang gawin? To make the most of life, we must know and realize and appreciate, even value what really matter. And tonight, we're going to talk about a few things that matter. They are not everything that matters, but these things matter. One is basic material necessities. That includes food, clothing, shelter, and of course, some money. Kahit gaano ka kabanal, ka spiritual at ka otherworldly, you need these things. And God knows that you need them. 1 Timothy 6:8, but if we have food and clothing, we will be content with that. Ibig sabihin, kung wala ka nun, hindi ka naman dapat contento. Kailangan, meron kang kailangan. Meron talagang dapat na kailangan sa buhay. In fact, sa karunungan ni Solomon, sinabi niya sa Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Of course, it's a figure of speech. It's an exaggeration. But you and I will agree that indeed, money is the answer, at least for many things. Kaya mahalaga yan. Anong lesson nun kung pinapahalagahan natin yung buhay? We need to work. We need to earn what we need. And we need to earn even charity and love and support that we hope we will receive when we become weak or sick or very old or incapacitated. Habang malakas tayo, dapat tayong mag-impo. Kung hindi man ang pera, kung hindi man ang investment, ng goodwill. Sayang ang isang buhay na lumampas sa katanghaliang tapat ng kanyang lakas, ganda, talino, tapos wala namang na-invest para sa pagdating ng panahon. Wala man lang na mahal, wala man lang natulungan, wala man lang na pag-aral, wala man lang naabutan sa pangangailangan. Anong inaasahan mo kung ikaw na ngayon ang tumanda at dumating sa paoras ng pangangailangan? Kaya ang paggawa mahalaga. Kasama yan ang pagiging masaya. Exodus 35:2, for 6 days, work is to be done. It's very clear that there should be 6 days of work and 1 day of rest. Hindi baligtad na ang dami-daming rest tapos walang work. Proverbs 6:6-8, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Once more, timing is very important. That the ants gather their food in summer dahil doon mayroon. And they gather their food at harvest. Yung may mga nag-harvest, may mga nalalaglag na grain, binubuhat nila kahit na 50 times bigger than their bodies, yung mga grains na yan, binubuhat nila para madala nila sa kanilang imbakan. Dahil darating ang panahon ng taglamig o tagulan, when they cannot get out of their little houses and find food. Kaya sa atin din, ano yung summer ng buhay natin? Kailan tayo magtrabaho, mag-ipon? Yung meron pa tayong lakas. Yung meron pa tayong kakayahan. Yung meron kang goodwill. Yung pwede kang mag-character loan dahil may character ka. Hindi puro loan. Tapos wala namang character. So, darating ng panahon, habang tumatagal ang panahon, habang dumadami yung goodwill ng iba, ikaw nauubos yung goodwill hanggang ayaw nang magtiwala sa'yo, ayaw ka na ngayong pagbigyan, kasi inubos mo sa mali ang iyong lakas at iyong panahon. Mahalagang iniisip ang mga bagay na yan. Katulad ni Paul, inubos niya ang kanyang buhay sa pagtuturo, sa pagliligtas sa mga kaluluwa sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pagtatrain ng mga leaders. Kaya ina-expect niya, people would be very, very supportive of him. 1 Corinthians 9:12, if others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? Sabi niya, kami na nagdadala sa inyo sa Panginoon, nagtuturo sa inyo, hindi ba mas dapat naman na meron kaming karapatan na tumanggap ng inyong kagandahang loob? Pagka kasi meron kang tinatanggap, pag may nagbibigay, pag may tumatanggap, there is an unwritten contract that you receive, you give back. Napakahalaga sa buhay yon. Ito isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating internalize. Pag tumanggap ka, pumipirma ka ng unwritten contract na pagdating ng panahon at kaya mo, ikaw naman ang magbibigay. Ganun yun. Kaya inaalagaan ng mga magulang ang mga anak nila at pagtagal ng panahon, nababaliktad, anak naman ang nag-aalaga sa magulang. Natural. Importante na ang tao tumatanaw ng utang na loob, hindi lang tanggap ng tanggap. Part ka na isang sistema that survives on giving and receiving. At iyan sa isang mga pinakamalaking problema ngayon ng bansang Japan. Kasi padami ng padami yung matatanda sa kanila, ayaw namang mga anak na yung mga young couples kasi gusto nilang magbakasyon, mag-enjoy ng buhay, ayaw nilang magpalaki ng mga suwail na mga anak naman. So,
wala na mga batang ipinapanganak. Pagka ngayon naubos na yung mga bata na pumapasok sa workforce, sino ang kikita para dun sa social security at pensyon ng matatanda? Malaking problema. Kaya dapat may cycle talaga yan, ay pinapanganak, namamatay, may bata, may matanda. Yan ang design ng buhay. At yan ang gusto ng Panginoon. Another important thing that really matters in life is health, of course, and energy. Many people squander their health to make wealth. And then later on, they become sick. So they squander their wealth to try to be healthy again. Huwag niyong bigyan ang sarili niyo ng mga sakit na permanente, mga stress na sisira sa inyo, para lang kayo kumita ng pera, tapos uubusin niyo rin pera na yun sa pagpapagamot. Baka kulang pa. Kaya dapat may balanse ang buhay. May mga napagkakakitaan na pinapatulan at merong hindi. If it's going to harm your health, dapat alam niyo when to stop. Akala na iba, puro pera. And we have seen so many people na ang damot-damot, walang ginawa kundi magtrabaho, pati sarili, tinitikis niya, ipon ng ipon, yung pala uubusin lang niya sa pagpapagamot. Sa bagay, mabuti't may inuubos. Pero hindi lang naman yun dahilan. Kasi maraming sa pagsisikap na magdagdag pa ng kita, sinisira na nila yung katawan nila. Sinisira na nila yung health nila. Lalo kung meron kang sale na ang laki-laki na gusto mo talagang ma-close na yung deal, ilang araw yan at ilang gabi, hindi ka makatulog, hindi ka makakain sa pag-anticipate, sa hirap. Iniisip ng tao, how much do I really want and how much am I willing to pay for it? 3 John 1:2, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. So nakita nyo, magkakasabay na malusog ang kaluluwa, malusog ang katawan. Pinagsasabay yan. Sapagkat the one affects the other. Kahit pa nga ang lusog-lusog ng kaluluwa mo, pero yung katawan mo, bagsak, naapektuhan din ang behavior ng iyong espiritu. So what is the major lesson there? As so obvious, puro obvious lang ang pag-uusapan natin tonight. Paalalay gamot sa taong pwedeng makalimot, sabi ng matatanda, strive to be healthy and strive to be helpful in your ways. Mga kabataan, kung hindi ko mga kabataan pa lang kayo, kakainin nyo na lahat yung mga hindi na pinagkakakain ng mga matatanda. So bata pa lang, mag-start na kayong konti magbawas-bawas para hindi maipon ng mga lason sa inyong katawan na babayaran nyo ng sobra-sobra pagtanda nyo. Lahat ng puyat, binabayaran yan. No? Lahat ng mga pagpapahirap sa katawan, mga walang taros na pagpupuyat at pagpapagod, may bayad yan pagdating ng araw. Kaya huwag nyong lakihan ang utang sa inyong katawan. Napakahalaga yan, lalo yung mga nagda-drugs. Alam naman natin, walang napabuti dyan. Nasisira ang finances, nasisira ang personality, nawawasak ang katawan, and yet, every day, meron pang nagsisimula pa rin. Parang hindi pa sapat yung nakikita natin ng mga examples all around na napakahirap makaalis dyan sa vice na yan, kaya huwag na lang sisimulan. Pati nga si Timothy, na dinadasal na lang yata lahat ng kanyang mga sakit, sabi sa kanya ni Paul, sa 1 Timothy 5:23, stop drinking only water. And use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Sabi, gamutin mo yan. Pagalingin mo ang iyong katawan. At sila Daniel, nung pinipilit pa kainin ng sobrang mga makolesterol na pagkain ng hari sa... Sabi nila Daniel, sapagkat mga bihag lang sila, nakiusap siya. Daniel 1:12-13, give us nothing but vegetables to eat and water to drink. They did not want to eat the king's food. Alam nyo itong mga kabataan na ito, they belong to the royal families. Pero sila ay sinakop, dinala doon sa capital, sa Kapitolyo, nang nanakop sa kanila. And they were housed in the king's palace and they were being given the king's food because they were going to be brainwashed. They were going to be educated in the way of the Babylonians so that later on they could become governors in their own countries in the name of the conqueror. Ayaw nilang kainin yun, both for spiritual and physical reasons. What do we do? What really matter? Avoid causing illness. Avoid causing weakness in others. In yourself and in others. Hindi pa yan alam ng mga kabataan eh. Hindi pa kasi sila nakakaramdam ng mga masasakit na tuhod, masasakit na mga joints, mga hilo, mga panghihina, mga tiyana, kung hindi acidic, mainit, malamig, hindi mo malaman, naninigas o nanlalambot ng mga sikmura.
Pero pag tumatanda na at nararamdaman na yan, medyo huli-huli na ng konti pagamat hindi pa totally huli. Dapat ang pag-iingat sa una. Kaya yung ganyan mga payo, dapat sa bata binibigay. Pero bigyan mo ng payo yung bata, ayaw makinig. Kasi wala pa siyang ideya. You know, one of the meanings of being young is that you have not yet taken a hold of your mortality, rather. Pero pag alam mo na na ang buhay ay napakarupok, napakadaling malagot ng hininga, napakadaling mabasag ng bungo, mabali ng buto, masakta ng flesh, nagiging maingat ka na. Pero sana ingatan na maaga pa lang. Para matagal, mahaba, ma-enjoy mo yung life mo, hindi ka lang tumanda, kundi healthy pa. Mas makabuluhan ang buhay. At syempre, tulad ng binanggit natin mga kapatid, hindi tayo dapat gumagawa ng ikakapahamak ng kalusugan ng kapwa. Katulad yung nabalitaan natin na mga fake na gatas para lang magkapera. Yung mga nagtitinda sa palengke na ini-injection na yata ng kung anong pampabigat yung manok para bumigat. Ibinababad sa kung ano-ano. Mga gulay na magtataka ka, bakit parang kumakain ng tao ang gulay na ito? Ang lusog-lusog niya, ang lutong-lutong. Dalawang araw na sa palengke, walang kalanta-lanta, magduda na kayo sa ganung mga gulay na megamot. Kung nung araw humahanap kayo ng mga sariwang-sariwang dahon, ngayon maghanap kayo ng medyo lanta-lanta kasi mas kapanipiniwalang totoong dahon siya. Kasi yung sobrang gaganda, mga may formalin. Alam nyo yun, yung nilalagay sa mga bangkay para huwag mabulok. Tapos ilulubog yung mga yan, yung mga tuyo, mga tinapa, inilulubog nila sa mga formalin para laging maganda yung itsura. Pero mga walang budhi, ang ganito mga tendero, tendera. Yung kung ano-anong nakakapag-cancer ang inilalagay sa mga pagkain. Napakalaki ng pandaraya ngayon eh, kahit ng pagkain. Pagka umiinom kayo ng orange drink, pineapple drink, basta narinig yung word na drink, hindi yung juice, kaya nga drink ang tawag. Ibig sabihin, these are artificial chemicals pretending to be apple juice or pretending to be pineapple juice or pretending to be whatever juice. It deceives your taste buds. You drink it thinking you're drinking the real thing while you don't know that you're drinking just the chemical. Kaya tingnan nyo, pineapple juice ba o pineapple drink? Magkaiba yun. So, nakikita natin na siguro nilalagyan naman ng konting juice yung drink. Pero ang karamihan nun, di ba? Chemicals. Yung magsisigang kayo, yung wow, sinigang na sinigang. Sa commercial pa lang, alam niyo hindi totoong sinigang to. Kasi sabi ang effect, sinigang na sinigang. Ano yung nagpaasim? Sampalok na sampalok. Pero hindi yung sampalok. Chemical yon, nagpapanggap na sampalok. Pati niyo lagyan ng totoong sampalok ang sinigang niyo. Tinatamad kasi kayong magsala ng sampalok. Diba? So naglalagay ka ngayon dyan, mga karneng-karne, manok na manok. Ibig sabihin, hindi totoong karne yun, hindi totoong manok. Yun ang dating, manok na manok. Parang totoong manok. So you should know what you're eating. Kaya ang dami-daming sakit ngayon kasi lahat instant. Nagbabayad tayo sa ating mga pagmamadali at kakulangan ng oras at panahon sa paghahanda ng ating pagkain. Ang mga may sakit, meron tayong responsibilidad to stay away from others. Meron naman talaga ginagawang panyulito yung mukha ng iba, doon pababahing. May sakit na nga, ubo ng ubo, tapos pag nagtakip ka pa, suplado naman ito. Galit pa sa'yo. Kung ikaw ay barbero, meron kang duty na takpan ang iyong bibig pag meron kang kliyente. Ikaw ay merong within breathing distance na lapit sa tao, mag-iingat ka. Kumisan nga ng mga health workers natin, pag dumadalaw ako sa ating mga medical missions, sabi ko, bakit walang mga mask ang mga yan? Pagbaskin sila. Eh, kasi daw po, baka ma-offend yung mga taga rito. Eh, paano kung kayo ang may sakit na ihawan nyo yung pasyente? At paano kung sila yung may sakit na hawa ka? Kailangan hindi ka sentimental sa kanyang mga bagay. Meron kang kasambahay, pinapakuloan mo na nga ng 3 oras yung kanyang kutsilyo at mga kutsa-kutsara niya. Nung makita, magtatampo pa. Eh, mabuti nga kinakain ka pa. Diba? Ano gusto mo? Ihawa mo lahat ng iyong mga kasambahay at magdadramang bukid ka dyan. Eh. May sakit ka nga, di kailangan kang ihiwalay. Well, no feel, no, walang personalan. Leviticus 13:45-46, the person with an infectious disease, as long as he has the infection, must remain unclean and he must live alone. He must live outside the camp. Yan ang ituro natin sa ating mga kamag-anak. Kung may sakit sila at nag-iingat tayo, hindi sila dapat magdamdam. Dahil kung may sakit na rin tayo, pareho na tayong may sakit, sino pang mag-aalaga sa kanila?
dapat tayong manatiling malusog bilang tungkulin natin doon sa mga nagkakasakit din. So watch what you produce. Watch what you sell and feed people with kung kayo'y nagtitinda. Maraming mga ganyan. May mga karinderya, hindi mabibili yung giniling na ulam, huhugasan, lalaban, sasabunin yung karning panis-panis na, igigisa uli, may ibahin ang lasa, torta na bukas. Diba? Talagang wala nang katapusang initan. But meron kang pananagutan eh, kasi yung kumakain doon, may pananagutan siya. May pananagutan siya, nagbabayad siya sa'yo, may pananagutan ka sa kanya na pinapakain mo tama, malinis. Diba marami pa nga ngayon na mineral water na hindi talaga. Galing lang diretso sa gripo. Pagkita sinasara, binibili mo, nagbabayad ka ng mahal, yung pala yun. By the way, alam nyo ba na may batas na ang dapat lahat ng restaurants nagsaserve sila ng filtered water. You are not obligated to buy bottled water. Obligasyon nila na may filtered water sila. Pero siyempre, ang mga waiter, ang training nila lahat, alukin kayo ng mineral water. Lalo kung may nililigawan kayo, na halatang nagpapakyut kayo, mineral water, sir, hindi mo naman sabihin, yun na lang, filtered water, dahil baka hindi kasagutin ng dalaga. Napapalaki tuloy ang bill. Mahalaga, iniisip natin, may responsibilidad tayo pag tayo nagmamanufacture ng food. Hindi lang basta malagyan yung sikmura. Ano ang effect nun sa kalusugan ng tao? Another important thing in life is basic spiritual necessity. Of course, wala naman sa in order of importance ang paglalagay natin ng lista. Kailangan, kung meron kang basic physical necessities, meron kang basic spiritual necessity, and foremost among that is faith. Faith in God. You cannot be happy without faith. You cannot go on living. You will have no weapon against all the uncertainties of life without strong faith in God. Mark 9:23, everything is possible for him who believes. Therefore, faith empowers. Kung mga magulang tayo, nagsisikap tayong pamanahan ng mga anak natin ng mahalagang edukasyon, mahal na edukasyon pa whenever we can, lalo na mga mahalaga na pamanahan natin sila, pasahan sila ng napakatibay na pananalig. If secular education empowers, faith in God all the more empowers the individual in everything else in life. Ang nakakalimutan natin kuminsan sa pagbibigay natin sa kanila ng basic physical necessities, education, allowance, everything, hindi natin naaalagaan yung spirituality nila. Na ma-develop ang kanilang pananalig, ipinapanalangin natin sila, nakikipanalangin tayo kasabay nila, dinadala natin sila sa church, pinapalaki na may pagkakilala sa Diyos, kasi yun ang magiging armor nila against the wiles and against the attacks of the evil one. Yun ang magiging lakas nila ng loob sa pagharap sa kinabukasang hindi mo alam kung ano ang gagawin sa'yo. So you strive to nourish your faith and everyone else around you. Kung ang isang tao matibay na matibay yung pananalig, huwag mo siyang guluhin. Maliban na lang meron kang maipapalit na mas malinaw at mas maganda. Ang may mga tao kasi lahat ng pinapaniwalaan, sinisira mo. Naniniwala siya sa doktor niya, sisiraan mo yung doktor niya. Naniniwala siya sa ganitong bagay, wala ka namang ipapalit. Para lamang masabi mong walang kwenta yung pinapaniwalaan niya. Pero alam niyo kung sinong pinakadukhang tao, ang pinakakawawa at pinakapobreng tao, yung walang mapaniwalaan, yung walang mapanaligan. Yan ang impoverishment. Because so long as you believe, especially in God, even if you believe in your tatay, you're empowered. Believe ka sa nanay mo, believe ka sa teacher mo. Pagkatapos, here comes somebody to burst your bubble and say, ang tatay mo, wala namang kwenta yan eh. Anong napala mo na tinanggal mo yung pagnaniniwala niya? Kasi pag naniniwala ka, nagkakaroon ka inspirasyon. At ikaw ay nagkakaroon ng lakas na nanggagaling sa iyong loob. Lalong-lalo, Diyos ang pinaniniwalaan. Kaya tayo, many of us might be considered financially poor, but if you have faith in God, you're very rich. Because faith moves mountains. Faith makes the impossible possible. Faith makes you hold on. Faith gives you hope. Faith gives you everything you need in life. Kaya napakahalagang shelter. Another thing that really matters is love. Very especially love for God. Followed closely by love for people. Love for other creatures. Love for the environment. Love for work or a certain skill. Love for a good cause. Because whenever you love, you have strength. Napakalakas magbigay ng tibay yung pag-ibig. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 13:13, the greatest is love. Kaya kung mayroong dalawang nagmamahala na tao,
Huwag kang makigulo at huwag mo silang guguluhin. Yung may matagpuan kang mamahalin at nagmamahal sa'yo, napakalaking gantimpala sa buhay yon. At huwag tayong nanggugulo sa ganung mga bagay. At kung may nagmamahal sa atin, mahalin din natin. Ngayon, kung romantic love, para sa'yo, isa lang siyempre pwede mong mahalin. Pwede mong suklian yon. Lahat lang ba naman nagmahal sa'yo, romantic love, susuklian mo. But you can love another way. You can be concerned another way. Pero dapat sinusuklian yan, hindi dinidiscourage ang pag-ibig. Hindi mo dinadala ang mga umiibig. Na kung ikaw yung mahal, ang yabang-yabang mo na, kakaya-kayanin mo na siya dahil nalaman mo na na siya yung mas nagmamahal kaysa mahal mo siya. You must reward people who love you. Don't punish them for loving you. And yet, when people are proud, they forget. Pag alam mong kayang-kaya mo yung asawa mo, talagang kakayanin mo na nga. Sa simula pa lang, sa kasal, pagtayo, tinapakan mo na. Di ba? Paglabas sa simbahan, talagang kulang na lang, tumalong ka para yung paa mo unang lumabas. Nakikinig ka sa mga matatandang. Ang itinuturo sa mag-asawa ay, you know, to dominate the other instead of to be captives of each other. Pag may nagmamahal sa inyo, premyuhan nyo yun. Huwag nyong parusahan. Pero ang human tendency, pag alam mong mahal na mahal ka, ini-ignore mo na. Total, kahit anong gawin mo, mahal ka. Pero napakapalad nyo kung may nagmamahal sa inyo. So reward people who love you. 1 Corinthians 13:8, love never fails. Ang pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa anuman, nagbibigay sa atin talaga ng lakas to rise above our personal weaknesses, to make something of ourselves, to do great things. And love, of course, 1 Peter 4:8, covers over a multitude of sins. When you love, you can forgive. And when you can forgive, you are empowered. Sino ang taong mahina? Yung taong alipin ng galit. Yung alipin ng puot na hindi nakakapagpatawad. Sapagkat ang pagpapatawad lang ang nakakapagpalaya. At yung marunong umibig, yun ang nakakapagpatawad. Therefore, love sets you free. In many ways, and in more ways than one. Love makes life more meaningful and important. Pwede ka namang mabuhay ng walang love, pero pwede ka namang may love, so bakit ka magtsatsagang wala? Yan ang pinag-uusapan natin. Dadaan ka rin lang sa buhay. These little things that we're talking about don't cost money. It depends on you if you want it to be an expensive project. But lahat ng pinag-uusapan natin can be done with no money at all or for very, very little cost. Kaya nga, mahalaga sila. It's very important to have emotional security. Being loved, being accepted, and being liked. This is foundational. This is all important in being equipped to live life to the full. Yang mamahal, matanggap ka, at ikaw ay magustuhan. Kaya mga magulang, meron tayong tungkulin. And of course, I don't want to always refer to it as duty, but it is a pleasure, isang pribilehyo, to love each and every one of your children. To accept them as God made them. And to make them know that they are loved and accepted and liked. Ang isa sa mga pinakamahihirap na tanggalin sa tao, yung masama niya na ugali, na bunga ng unpleasant or traumatic childhood. Pagka ang isang tao nung maliit pa, lagi na lang siya napipintasan, lagi na lang siyang rejected, lagi siyang puwera, nagkakaroon siya ng low esteem. Ang nangyayari tuloy, naghahanap, bumibili ng pag-ibig buong buhay kasi kailangan ng acceptance, kailangan ng validation. Many of our emotional difficulties, marami sa mga sira sa ating pagkatao, nasira nung tayo bata. Pero ano pang gagawin natin? Lagi mo nilang sisisihin ang mga yumao ng matatanda. Kaya kailangan dumating din tayo sa panahon na magpatawad. Kung tayo ang naging biktima ng ganung uri ng childhood, forgive. Wala ka namang choice. Magalit ka man, namatay na yung umapis sa'yo, tumanda na, ano gagawin mo? Gagantihan mo? Lalo ka lang napasama. So the only way to be set free is to forgive. And then to reverse the system and to be more accepting and loving to people. It is too short a day to reject people needlessly. When you can smile at people, why you frown at them? No? Maiksi ang buhay, maiksi ang maghapon. Merong nakita kang mukha na malungkot, ano bang nawala sa'yo nang nginitian mo? Baka yung ngiti mo ang magbigay sa kanya ng pag-asa o sigla. Mga waiter, waiter ka na rin lang, libdibin mo na. Hindi mga waiter na text ng text, kwentuhan ng kwentuhan, nakatingin kung saan-saan. Tanggal na yung kamay mo kakakaway, hindi ka pa makita.
Pero mag-iwan ka ng tip, kitang-kita nila agad, lima pa yung nakatingin. So waiter ka, magsilbi kang mabuti. It's only one day that you work today. Tomorrow is another day. Why don't you give a good impression? Why don't you invest something good in eternity? Kahit anong ginagawa natin, do it as unto the Lord. That's what the Bible says. When you do things as unto the Lord, babalik at babalik sa yung blessing na yun. Because that's the way of God, cyclical. Ang Diyos, ang ginagawa niya, paikot-ikot lang. Di ba yung tubig, nagre-recycle lang yan. Ang lahat na itinanim mo, aanihin mo. Do it as unto the Lord. Gagawa ka na rin lang, gandahan mo na. Nurse ka, ayusan mo na, lalo sa mga free ward. No? Kitang-kita mo yung nurse, kitang-kita mo yung mga doktor. Kung naka-close up sila sa camera, close up lang, malalaman mo kung sila ba nasa ward o nasa suite. Sa itsura ng mukha nila, ang tamis-tamis ng ngiti nila sa pasyente yung nasa suite. Diba? Pero mga nakasimangot doon, sabi nung mahirap, nahihilo ako. Eh, matanda na po kayo, talaga nakakahilo na yan. Mga sagot ng mga nurses sa free ward. Nandun ka na, pagkakataon mo na, may strength ka eh, kasi staff ka, meron kang strength siya, pasyente. Why don't you use your strength to be good? Instead of using it to be snobbish, tsaka alam mo lang, mapagdamdam ang mga wala. Eh sabi ni Lord pa naman, ang ginagawa mo sa mga mumunting ito, sa akin mo yan ginagawa. Ako naglilista lahat niyan. Pagka nakakakita tayo ng mga tao, sinasayang yung pagkakataon, saan mo sayang? Hindi pa niya ginamit ito to be nice. Ginamit pa to be bad, to be cruel. And you won't plant something good for yourself pagka ganun. You make others feel good, and even in the process of doing that, you also feel good. So we love, we receive love. Position yourself in the path of love. We compensate for a weak foundation. Kung naging biktima ka na nung bata ka, be likable now, be nice. Kung nagkulang ang mga nagmahal sa'yo nung araw, mga tao pa dyan, marami pa magmamahal sa'yo. Kung kamahal-mahal ka. Pero kung dahil sa mga insecurities mo nung araw, dahil ikaw ay na-reject, magkakaroon ka ng very bad character, over-defensive, in fact, offensive character, magpapatuloy yun, walang magkakagusto sa'yo. Hanggang kamatayan mo na lang yan. A love-deficient childhood is not a hopeless case. Because God is love. And God can love us many ways if we are willing and ready to receive love. Which means, we are willing and ready to give it as well. So we learn to love, to be more lovable. So position yourself where love passes by every day. It's very important. And we're talking about the love of God, right? Loving God and loving people. Love of God gives hope. When you love God enough, you will feel God's love and you will always have hope. Mawala na lahat, huwag lang pag-asa. Kaya mga kapatid, kunin nyo na ang lahat sa kapwa nyo. Kung ganun ang masamang balak nyo sa kanya, huwag nyo lang kukunin yung pag-asa. Ang tao habang may inaasahan pa, gusto pa niya mabuhay. Ipaglalaban pa niya ang buhay. Pero pag tinanggalan mo na siya ng pag-asa, aalisan mo na siya ng lakas, aalisan mo na siya ng dahilan para patuloy na mabuhay pa. Kaya tayo dapat nagbibigay ng pag-asa at tayo rin marunong umasa. Marunong magtiwala, lalo na sa Diyos. Hebrews 6:19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Of course, referring to the Jesus ministry. The hope that we have in Jesus Christ. Because He died for us, He entered the Holy of Holies, He tore the veil, the curtain, making God available to everyone who comes near. That is hope. At ang isang mga napakagandang asahan sapagkat ituturo lalo ng salita ng Diyos na pag namatay ang tao, hindi naman siya natatapos mag-exist, he enters or she enters eternity into the presence of the Lord. So there is hope even in death. And if death, which is the worst human experience, could actually open the door of hope, then nothing is really so bad. Another important thing in life is inner beauty. Siyempre, mahalaga rin yung outer beauty. Mahalaga rin yung pag tinitingnan ka, mukha kang mabango, at pag nilapitan ka, mabango ka nga. Mahalaga rin yung pag natitingnan ka, hindi nakakainis ang itsura mo, hindi ka miserable. Pero ang mas maganda talaga, bukod doon, inner beauty. Sabi sa 1 Peter 3:3-4,
Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Siyempre, alam niyo naman yung Bible, very pro-poor, lalo yung New Testament. So sinasabi niya, kung wala ka ng gold, wala kang time magpa-parlor, magpaayos, bumili ng mga magagandang well-coordinated attires, sabi ganun, hindi naman yun ang lahat-lahat, huwag kang mawala ng pag-asa. Ayusin mo ang iyong kalooban, yung ugali mo, yung hindi kumukupas na ganda ng espiritu, isang tahimik na loob, matining at payapang kalooban, sabi, itong pinapahalagahan ng Diyos. Don't get the verse wrong. The Bible has nothing against braiding your hair or wearing jewelry, lalo't sa'yo. Diba? Lalo't afford mo. Eh, ano naman? Pero sabi, hindi lang yan, may iba pa. Kung meron ka niyan, bonus. Nice. But don't lose what is really essential, the inner beauty of the soul. Napakahalaga yan na hindi natin inilalagay ang sarili natin sa alanganin, nakakautang-utang, nakakahirap-hirap para lang sundan natin yung standards of this world, kung ano yung maganda. I once heard a fashion counselor say this. May nagtanong sa kanya na isang empleyada kasi nag-speak siya sa isang office na maraming karaniwan na mga empleyado at empleyada. Sabi niya, ano po ba ang tamang jewelry na isuot? Sabi nung isang babae na obviously, hindi naman mataas ang rango dito sa company. Ang sagot nung counselor, sabi niya, ang tamang jewelry sa'yo is that which you can afford. In other words, kung sekretary ka, kumikita ka ng 10,000 a month, kahit may naman ka sa lola mong ganggas ng tulang brilyante, utang na lubong mo isuot kasi hindi bagay. You know, iisipin ng tao, saan mo ninakaw yan, o ano kayang ginagawa mong pagbut sa sideline, o sabi, ibagay mo sa kalagayan mo, sa buhay yung isinusuot mo, para walang asiwa. Siguro kung very important event, pwede mo na namang isuot yun, pero ilagay mo sa lugar. Sabi niya, yung ibagay mo sa income mo. At siguro kung lahat tayo magkakaroon ng ganung policy, hindi tayo magkakautang-utang. Magsuot lang ng mga hindi natin ma-afford. Sabi, ang isipin niyo yung kagandahan ng inyong kalooban. At isipin natin mga kapatid, napakalaking industriya ang beauty industry. Diba? Ang laki. Yan lang buhok na yan. Litong-lito na kung ano magiging kulay niya. Magiging tuwid ba siya? O liko? Pantay-pantay ba siya? O tabi-tabingi? You know, ano na pa talagang gagawin sa buhok na yan? Ano nang gagawin sa mga damit na yan? Kung ano-ano? Pero ang point, kung kalahati lang siguro ng ginagasta ng mundo, ginagasto sa inner beauty, no? Ang ganda-ganda na ng mundo. Kasi tayo ang nagpapaandar ng mundo, yung ugali natin ang nagpapaandar ng mundo, hindi yung suot natin, hindi yung kilos natin, hindi yung nakikita sa atin, kundi yung pag-uugali natin. And if we're going to exert half effort only, gano'ng karaming oras ang nauubos sa inyo sa paliligo, halimbawa, sa pag-aayos ng buhok, lalo kung binoblower-blower pa yan, kung ano nang ginagalagay ng mga produkto, mga ginagaso sa inilalagay dyan, gano'ng karaming oras ang nauubos sa manicure, pedicure, sa facial, sa pagpapaliit ng tiyan, ng hita, ng binti, sa pagtatanggal ng mga bakokang at peklat at mga kachichas at mikikekwek sa mukha. Gano'ng karaming oras yun? Tapos i-compare nyo, gano'ng karaming oras ang nauubos sa pagdarasal? Gano'ng karaming oras ang nauubos sa pagbabasa ng Biblia? Kahit sa mga lalaki, gano'ng karaming oras yung nauubos sa gym, pagpapalaki ng bicep, ng tricep, kung ano-ano. Pag kinumpare natin, hindi ko sinasabing masama mga yan, partihan nyo naman ng Diyos. Sa oras na inuubos natin sa physical beauty, maglagay ka ng proportionate time na inuubos mo for beautifying your soul, life will be so much more beautiful. Tapos physically, maganda ka na. Spiritually, hindi mo pa pinabayaan. Hindi, ang ganda ng mundo. Pero napakahalaga na isipin natin yan. Because physical and outward beauty fades. Kaya binanggit ko yung mga litrato ng mga artista nung araw, dalaga pa sila, tapos ngayon lola na, kita-kita mong sandaling-sandali lang ang ganda. Para nga yung tanghaling tapat lang eh, sandali ilang minuto lang, tapos mamaya talagang inaagaw na ng gravity ang lahat ng buong pagkatao mo. No, hinihila ka na ng lupa, lahat naglalaglagan, diba? Pero yung spirito mo pataas, that is a great achievement. Pero yung nakataas nga lahat, o pagkataas yung espiritu mo, nakababa. Yun ang malaking-malaking kalungkutan. Isipin natin yan, inner beauty. Titingnan din natin yan eh, sa pinipili nating mamahalin, kapartner sa buhay, kaibigan, inner beauty.
Pagka nakikita mo halimbawa, wanted, no? Pleasing personality. Ano kang ibig sabihin ng pleasing personality? Kadalasan, ibig sabihin nun, sexy. Diba? Pero yung ba yun buong personality lang ng isang tao? Nakikita natin ng sobrang pagpapahalaga natin sa height, sa color ng skin, pero ang lahat ng yan, hindi yan ang tinitingnan ng Diyos. Tumitingin siya sa puso. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat din nating tingnan lalo na yung puso. No? Another thing that's so important is clear conscience. 1 Timothy 1:19, hold on to a good conscience. Some have rejected this and so have shipwrecked their faith. We should always factor our conscience in decision making, in business dealing, in whatever we do. Lagi mong itinatanong, hindi lang magkano ang kikitain ko dito, anong mapapala ko dito, anong mahihita ko, tatanungin mo rin yung konsyensya mo. Anong masasabi mo, konsyensya? At dapat nakikinig tayo doon dahil daw yung mga taong hindi nakikinig sa kanilang budhi, winawasak ang kanilang buong pagkatao, pati ang kanilang paniniwala at pananalig sa Diyos. Bakit mahalaga yung budhi na yan? Sabi sa 1 Corinthians 6:19, your body is a temple of the Holy Spirit. So nakatira sa atin ang Espiritu ng Diyos. 1 John 3:24, those who obey His commands live in Him and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. So malalaman mo kung natutuwa yung Espiritu ng Diyos na nakatira sa'yo sa sinasabi sa'yo ng budhi mo. Kaya dapat nakikinig ka. Ngayon, yung budhing hindi pinapakinggan, namamanhid. Kaya kung lumaon, hindi na rin nakakapagbigay ng tamang babala yung budhi pag hindi ito laging pinapakinggan. Ang gusto ng Diyos, buo. Hindi hati. We should not be divided within. Na ang Espiritu ng Diyos nandun, yung Espiritu mo nandun, tapos magkagalit sila, hati. Dapat buo. Magkasundo. United. The Spirit of God in you and your spirit must agree. And when your own spirit disagrees with the Spirit of God, alam natin kung sinong dapat masunod. Kaya dapat nakikinig sa budhi. Budhi na matalas, gising, dahil nakababad sa salita ng Diyos at patuloy na ginagawa kung ano ang tama. Yung budhing hindi pinapakinggan, pumupurol, dumidilim, mamaya wala na rin magawa para sa atin. Paghati ang loob ng isang tao, hindi buo, may doubt, hindi siya bilib na bilib sa gagawin niya, hindi siya makaka-achieve ng anything. James 1:7-8, that man should not think he will receive anything from the Lord. He is double-minded man, unstable in all he does. Ang goal natin, makiisa sa Espiritu ng Diyos na tumatahan sa atin. Hindi makilaban doon kasi wala tayong mapapala. What else matters? A good name. Uso pa ba yan sa Pilipinas? Dapat, lalo sa mga anak ng Diyos. A good name. Bagamat yung iba talagang kasing kapal na talaga ng mga marble sa masbate, ang mukha. Marami mga public servants na hindi na marunong mahiya. No? Wala na ni kaprasong hiya. Pero ang mga anak ng Diyos, dapat maging old-fashioned sa ganitong paraan. That we have values that matter. Ecclesiastes 7:1, a good name is better than fine perfume. A good reputation, a good impression invites goodwill and confidence and affection and respect. And these are essentials in a meaningful life. These are nutritious vitamins for the soul. Anong sinasabi sa'yo ng Espiritu pag nahihiga ka na tungkol sa ginawa mo maghapon? Dapat nating pinapakinggan sapagkat magkakaagrian yung magbuting budhi, isang malinis na pangalan. Kayamanan ang isang malinis na pangalan. Pagamat sa napakaraming nangyayaring corruption and in many cases, crime seems to pay, no? Parang yung bad is rewarded with a lot of money, don't be deceived, no? God is not mocked. Alam ng Panginoon ang nangyayari at alam niyang marunong maggantimpala sa mga malilinis ang pamumuhay at pangalan. Sasandali yung nabibiling kaligayahan mula sa maduming pera. Kaya dapat binibigyan natin na halaga yung ating linis, linis ng budhi, sapagkat yan ang magbibigay sa'yo ng himbing ng tulog. Hindi ka matatakot mamatay o takot ka man, mababawasan ang takot mo kung alam mong malinis ang iyong budhi. At hindi ka matatakot kanino man humarap. Napakahirap na hindi ka makaharap sa ibang tao kasi may guilt ka. Pwede ka nilang i-blackmail kasi meron sila alam tungkol sa'yo. Kung gusto mo maging malaya, haharap ka kahit kanino, taas noo,
magkaroon ka na isang malinis na pamumuhay. Malinis na pangalan. That is a reward by itself. Kung sinasabi mong bakit ang daming honest, wala silang tuloy kotse, wala silang bahay, yun lang ba ang halaga ng buhay? Pero yung tahimik ka, nakakaharap ka sa salamin, nang wala kang ikinakahiya sa sarili mo, makakaharap ka sa Diyos, yun mismo gantimpala na. Yung tahimik ang iyong loob. Hindi lahat ina-equate sa pera. Not everything must be equated with numbers and money. Mas mahalaga daw yung good name kesa sa fine perfume. Why? Because a good scent is like a passing breeze. But a good deed is like a standing monument. Pagka mabango ka lang, sandali lang yon. Mamaya wala na, di ba? Kaya lagay ka nga ng ulagay, uli ng pabango eh. Kasi nawawala. Pero ang mabuting gawa, may monumento yan. Kung hindi man sa tao, sa gunita, sa alaala ng langit, laging nakatayo ang monumento ng isang mabuting gawain. At sinabi yan sa Korintiyan, sa pagdumating, ang panahon na tayo husgahan, lahat ng ginawa mo, susuriin. Idadaan sa apoy, at yung matataas yung uri na ginawa, hindi matutupok. Yun ang monumento ng iyong buhay. Yung iyong kabutihan, yung iyong kagandahang loob, na kadalasan, nai-ignore na ngayon ang mundo. But we are the salt of the earth, the light of the world. Hindi tayo dapat nakikiuso. May ibang pamantayan ang Diyos kung ano ang tunay na mahalaga. So strive to make and strive to keep a good reputation. If at times it would mean losing out financially, so let it be. But God, who knows what is good, will reward you in this life, and if not, definitely in the next. What else matters in life? Company. Mahalaga yung may kasama. Kaya gandahan ng ugali para may kasama. Kaya yung nakikisama, kasama, pareho sila ng root word. Kailan marunong kang makihalubilo, makipagmabutihan, makisangkot, makisama, para mayroong kang kasama. Genesis 2:18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." We all need helpers. We need people. Kaya dapat nabubuhay tayo conscious of that fact, not destroying existing friendships. Hindi natin sinasayang yung friendship na mangyayari pa lang, hindi na tuloy nangyari dahil masama pa lang yung ugali natin. At lalo naman yung antagal-tagal mo ng friend, nagkasira pa kayo, lugi ka. Because you cannot make old friends. You can only lose them. But you cannot make old friends. Well, you can make new friends. Old friends, no. So you do everything to keep them. Meron kayong pinagsamahan na pag nagkita kayo, isang word lang ang makita nyo, o isang amoy yung maamoy nyo, isang kulay ang makita nyo, tawanan na kayo kasi nagkakaintindihan kayo. That's precious. Hindi yung pag may bago kang kakilala, ipapaliwanag mo pa lahat. Diba? Kaya talagang ipag-pray natin na mabuti ang asawa, hindi Pilipino, ipapaliwanag niya lahat. Pag nakita mo si Dolphy, natawa ka. Sino si Dolphy? Ipapaliwanag mo po kung sino si Dolphy. Explain ka na, explain buong buhay. No? Yung, dahil wala kayong common experience. Kaya yung mga tao na meron kayong common experience, alam nyo, precious yun. Ang laking stress ang nawawala mo sa buhay, kasama mo lang sila. Kaya hindi mo alam na na-bless ka dahil lang may old friend ka. Subukan mong mawalan at wala kang kasama, wala kang kausap, nasa New York ka, magbabayad ka ng psychiatrist per hour para ka lang kausapin. In fact, hindi ka nakikipag-usap, nakikinig lang siya. Malay mo nga ba kung nakikinig siya? So mahalaga yung may mga old friends. Isa sa mga sayang na sayang, mga kapatid, nakikipagkasira, nakikipagkagalit sa old friend. Sayang yun. Kung meron kayo nakagalit na, makipagbalikan kayo, do something, regaluhan nyo ng buko pie, puraro, ano man, batong pakuan, magkabalikan lang kayo. Kasi masarap na may mga old friends. Lalo yung may asawa na, nabigyan na ng asawa, nagkakahiwalay pa. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, whom you love. So kasunod yung love. But love is never an automatic, it's always on manual. So you always nourish love so that the relationship that you are bound to keep will not become a curse but a blessing. Enjoy life with your wife. Mga may mga wives na dyan, sino ba mga ka-enjoy nyo? Sabi sa Bible, enjoy life with your wife. Siyempre, kung minsan may kaibigan ka, may kamag-anak, but remember, the biggest chunk of your enjoyment must be shared with your partner. Ecclesiastes 4:9, two are better than one because they have a good return for their work. Some people are to be single, you know, but many people, most of the people, are destined to be and are better off having partners. So when you are that person, be likable. And when you already have a partner, cherish your partner.
Love your partner so that life will be much more pleasant. Meron naman ng mga kasama sa buhay, kaibigan. Hindi naman lahat romantic love, di ba? Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. In fact, bihira nga ang friend yung naghihiwalay, mas maraming mag-asawa naghihiwalay eh. Di ba? Kaya kamisan, may kaibigan ka, nag-asawa ka, nakalimutan mo yung kaibigan mo, naghiwalay kayo, mami, kaibigan mo na naman ang karamay mo. Ibig sabihin lang, mahalaga yung mga kaibigan tayo sa buhay. Pero kung meron na kayong kapartner, meron na kayong spouse, dapat yun na talaga yung number one sa buhay nyo. Hindi na yung barkadero pa kayo, ang dami-dami nyo pa ibang sikreto sa asawa nyo, kaibigan nyo may alam, pati bank account. No? Kailangan, may partner ka na, pangatawadan mo yan. Yan ang gusto ng Panginoon. Kasi when you have mutual trust, life is so much nicer. Problem, pag walang pera ang tao, magkapera. Problem, pag may pera na ang tao, sino ang co-signatory? Kanina mo sasabihin may pera ka. Di ba? Paano mo ipagtitiwala? Kaya meron ka na pagtitiwalaan is a gift that must be enjoyed. Especially in these troubled times. A spouse, a partner, a friend, a companion makes life and makes moments more beautiful and enjoyable and precious. Bakit ba natin pinag-uusapan ang lahat ng ito? Sabi kasi ng Panginoon, I came that you might have life and have it to the full. To have it abundantly. So matataas na theologies dapat pinag-uusapan. Mga mabababaw at mga maliliit na bagay pinag-uusapan kasi bahagi lahat yan ng buhay. At kadalasan itong mga bagay na ito nalilimutan, tapos nagtataka tayo why our generation is very lonely. Dumali na ang communication. May cellphone ka, kahit in the privacy of your bathroom, you can communicate with people, and yet people are lonelier than before. Kasi nakakalimutan natin yung basics. What else matters? Pleasures. Mumunting mga kaligayahan sa buhay. Ecclesiastes 2:24, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. Isa daw yan sa mga madadaling mangyari. Kumain ka, uminom ka ng dapat mong inumin at sumaya ka sa ginagawa mo. This is very doable. Ang nagtatako sa mga tao, magluluto rin lang, hindi pa masarap. Yun namang bawang sa bahay na ito at bawang sa bahay niya, pareho lang bawang. Yung sibuyas, parehong sibuyas. Ba't pag siya ang nagluto, walang kakwenta-kwenta. Di ba ang laking kasalanan yun, pagkain hindi masarap? Kasi nilikha ng Diyos ang pagkain para sumarap. Kung magigisa ka, ang putla-putla, walang kakwenta-kwenta. Hilaw pa yung kamatis, pero sunog yung bawang. Sino mag-enjoy nun? Magpapaksiw ka, ang tapang-tapang ng pagkapaksiw. Hindi pa kasi kumukulo, hinahalo na ang suka. Yung ba naman ganyan mga teknik? So dapat pag nakakain ka ng masarap, nagtatanong ka naman, paano niya ito ginawa? Ano ingredient? Hindi ang tagal mo na nagluluto. Sumpa sa mga kumakain. Tuwi na lang magluluto ng isda, pagkalansa-lansa. Tapos iinom ka doon sa baso, may kaliskis pag tinignan mo. Sabi, how can you enjoy drinking? Konti lang naman ang pwede natin gawin, mag-enjoy na tayo sa buhay. Kung it's all in the detail. Diba? Pwede kang kakain ng tuyo, pero yung kamatis, lagyan mo ng konting formation para maganda yung itsura niya. Ganahan yung kakain. Nasa style eh. Sayang. Sayang na sayang ako sa food kasi masamang pinipinagawa habang kinakain eh. Kasi food is from God. Pero yung mapintasan mo yung nagluto, no? Sayang kasi ayun na, yun din ang mantika. Yun namang manok, manok din yung manok na niluto niya. Ba't walang kakwenta-kwenta? Leche flan, akala mo pudding. Leche flan pala. Nung sabihin mo, sarap ng pudding, lumuha. Ba't kumiyak? Leche flan yan. Eh, ba't lasang pudding? Buti nga, hindi ko nasabing lasa, styrofoam. Diba ang itlog? Itlog din lang. Pero ba't yung leche flan ito? Ang tigas. You have to improve life. In the way, yung mga damit natin, inaayos mo yung kama, yung higaan. You can celebrate life kahit hindi ka mayaman. Sa inaayos mo, binalagyan mo ng love yung ginagawa mo. Life can be much nicer. And this is what God likes. Akala nyo ba kasalanan mag-enjoy? Ba't ba tayo kinreate ng Diyos? Bakit naglagay siya ng mga kulay, ng mga tunog, ng musika, iba't-ibang atmosphere, iba't-ibang temperature para ma-enjoy ng senses natin ang lahat ng bagay na yan? That's why to enjoy all the gifts of God by using all our senses and making them nice to the senses, that is a noble act of worship. Because you appreciate the creation of the Creator.
Ecclesiastes 5:19, moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. God likes you to enjoy life. So produce, give, and receive little pleasures, little comforts. Merong mga bahay na walang gripo, pero yung buong bahay, iisa yung tabo. Yung tabo litong-lito na, nasa banyo, nasa kusina, nasa labahan. Magkano ba yung tabo ang mura-mura? Ba't ikaw bumili ng 20 tabo? Feeling rich ka pa. Ang mura-mura, may mga bahay na ang kutsilyo, ang purol-purol. Ba't hindi ihasa ang kutsilyo na ito? Araw-araw na ginawa ng Diyos, ito yung gagamitin mo. Diba? Walang abrelata, kutsilyo, yung ginaganon sa na... May nahiwa na siya, natusok na siya. Ano ba yung may abrelata? Kahit yan, mahal. Para ayusin mo ang iyong buhay. Yung iba lang talaga, ang mentality nila pang miserableng buhay. Kaya miserableng buhay nila. Ang ganda-ganda ng sopa, ayaw upan, may takip pa. Kailan yan uupan? Sa burol mo? Ng mga bisita? Enjoy it! Magaganda yung kortina, ayaw isabit. Ang gaganda ng bedsheet, ang ginagamit sa kama, bimeg. Yung patuka sa manok. Diba? Ang gaspang sa balat, sako pa nga kumisan. Aanin mo yung mga kano na nakatago. Dadasalan mo yung mga kumot-kumot. Enjoy life. Because the last thing I like to share with you is important in life is happiness. It's your duty to be happy. But you know why call it a duty when it's really a privilege? Pero ipinaglalaban yan para ka sumaya. Sa katitipid mo yung salamin mo, duling ka na, wala na sa grado, palitan mo na, utang na loob. O kaya ang bigat-bigat ng salami mo, itim-itim na nung ilong mo dito, bumili ka naman na magaan-gaan. Walang-wala sa lagay ang mga pagtitipid kumisan ng tao, no? Hindi paginhawahin ang sarili. May mga bahay, isa yung supply ng buong bahay, isa yung tuwalya, ang gulo. At isa pa sigurong dapat nating matuto ng mga kapatid, pati kayo maglagay ng mga toilet sa taas ng bahay o sa kwarto. Tatakbo ka sa buong sala, may mga bisita, excuse me, excuse me, excuse me, para kang si Eva. No? Gagawa ng mga banyo, ang liliit na mga bintana, pagpasok mo parang kuweba, at may halimaw talaga kumisan, ang dulas-dulas, ang dumi-dumi. Meron pa isang bahay dati, pinuntahan namin nun. Yung kaibigan ng ate ko, gustong linisin mo na yung banyo bago ipagamit yung banyo. Teka, baka marumi. Alam mo, sabi ng nanay, eh may banyo bang malinis? Sa kanya pala yung banyo, dapat marumi. Yung kadiri. So, comfort room na nagiging discomfort room. Why don't we ventilate our bathrooms? Bakit ang didilim? Bakit kailangan maging ganon? Maraming bagay na dapat gawin. Little happinesses. These are what makes life nice. Not great big happinesses. Bihira yun eh. But every day you can celebrate it. Diba? Gumamit ka ng magagandang mga tasa, mga plato. Hindi ang ginagamit mo yung mga nababali. Ano ba itong tinidiro na ito? Parang driftwood, ganyan-ganyan na yung korte. Tumutusok na sa tonsil mo. Ano ba? Ecclesiastes 7:14, when times are good, sabi niya, be happy. Or, baligtarin niyo yan, be happy by making the times good. Ecclesiastes 8:15, so I commend the enjoyment of life. Because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. So, wala nang hihigit pa dyan. Kumakain kang may gana, umiinom ka, nag-enjoy ka, masaya ka, buhay yan. Hindi yan masama. Hindi dapat pasamain ng mga banal. Life is meant to be enjoyed. Pati sa kabataan, sabi sa Ecclesiastes 11:9, be happy, young man, while you are young. And let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. May konti lang warning, sabi, nakikinig ang Diyos, nanonood ang Diyos. So be accountable, be responsible, but enjoy life. So what do? We and let the young people be young. Huwag kayong mag-alala, tatanda din sila. Darating yun, so huwag nyo silang piliting mag-asal matanda, eh bata pa. Let them enjoy their youth. Hanggang may hangganan, alam nila kung anong masama, alam nila kung anong dapat at pwede, but let them be young. Hindi yung nag-iisa, tahimik kayo. Diba? Eh kasi gasgas na yung lalamunan mo, sa dami lang nasabi mo ang tanda mo na kasi, kaya gusto mo tahimik na lang lahat ng tao. Yung may mga umuuga, wang balik ko, tahihilo ako. Yung, gusto mo lahat ng bata parang matanda. Sandali lang sila maging bata, payagan natin. Kasi pangako, promise, tatanda din sila. So,
Pag tumanda na sila, tsaka na sila tumanda. Pero habang bata, let children be children. You know, children are happy when they're a little bit dirty. So they should be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Pag may nakikita kong batang sobrang linis, iniisip ko na kung hindi masaya ang batang ito. Ang nanay nito, busy trying to make an impression that she is the perfect mother for cleanliness. Pero you deprive a child of childhood. Paano na siya? Kailangan binibigyan natin yun ng chance. So be open for happiness. Pagising mo sa umaga mo, ay, bubuksan ko ang puso ko, tatanggap ako ng happiness. Saan-saan kaya manggagaling, titingnan ko mabuti para di ko matanggihan. And then you make and produce happiness. Magseserve na rin lang kayo ng kanin, yung umuusok. Masarap yung mainit na kanin kasi ang lamig-lamig na. So meron dyan mga magluluto. Mamaya pakakain yung mga nagluto, nagprito na ng itlog. Alam yung pritong itlog after 30 minutes, parang bato. Kahit nga dumikit na yung sa plato, ang hirap tanggalin, di ba? So, dapat bagong luto, mainit, umuusok. Total kakainin mo, ba't hindi sarapan? Yung iba kasi, eh, busy na, sabi mo lang yan. Hindi ka kasi busy, marami pa kasi ang gagawin. So, niluto ko na 2 hours before. Meron ko dating kilala, gusto niya areglong-areglado yung reception ng kasal. Pagdating ng tao, kakain lahat para walang magutom. 2 hours na nakain yung sopas. Nung dumating ng mga tao, milkshake na ang sopas. Wala na, hindi na siya umuusok. Sobrang areglado naman yun, ano? Pero ang mahalaga, timing. Food is nice when it's cold or hot or warm, depending on its requirements. So why don't you get correct timing for it so that when it's eaten, it is thoroughly enjoyed. That's what we mean, make and produce happiness. A little extra will go a long way. Make people happy. Infect people with happiness. And avoid needlessly causing unhappiness and spoiling happy moments of other people. Because happiness is about moments. Happiness is about feelings. When the feeling is there and it's happy, prolong it, linger on it, dwell on it, enjoy it. Let other things pass. Kung isang kayong mag-asawa, sarap ng kwentuhan ninyo, pero may gagawin, maglalaba, huwag na muna maglaba mamaya. Mamaya na yan, magkwentuhan muna. Huwag niyong palampasin yung magandang moment, puputulin mo para meron ka lang gawin. The moment itself must be celebrated because you may never have that moment again. The time is right, the situation is right, enjoy and savor it. Seize, enjoy, make the moment. It is doable to make happy moments. Good and pleasant memories are all important. So, isa sa mga gifts na pwede natin ibigay sa ating kapwa, mga kapatid, happy moments. Hindi kailangan magastos yon. Nice moment. And make sure that you enjoy it. Alright, it's good to have photographs, but photographs in albums and computers could be lost to floods, to fires, to the elements. I wonder kung meron sa atin na yung mga photo album nyo, lumubog nito mga nakaraang baha, paano na yon? But you know what? Our memory is the best photo album that we carry everywhere we go. So if our hearts, our minds are filled with happy images, happy memories, photographs can come and go, but nobody can take away your good memory. So, lagi nating nilalagyan ng bagong laman yung album natin, good and happy memories, and we make it our divine mission to fill other hearts and minds with happy memories as well. Then you contribute to the well-being of those around you. We make good moments, we give good memories. This is a great ministry. Hindi lang pagtuturo ng Biblia, pagbibigay sa mahihirap, pagpunta sa mga mission field, ang ministry, yung may pinapasaya kang tao sa maliit na bagay at sa malaki, yan ay napakagandang paglilingkod. Life is God's gift to creation. It's God's gift to us. Life is short, yes, but it's always long enough for greatness, for goodness, and for happiness. So know, focus on, and enjoy what really matter. Live to the fullest. And when God calls you, return to God when it's time. Wala kang regrets because you have lived life to the full. You have given the maximum happiness you could give to others. And you have received the most happiness you could receive. Go when it's time to go without regrets. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from. And the spirit returns to God who gave it.
make sure that when it does happen in your life, wala na kayong kailangang extension, wala na kayong kailangang pagsisihan, because you loved and you lived well. 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Not only in the mission field, not only in church work, but in daily life. Because our daily life is our temple. Yan ang tunay na temple natin where the Spirit indwells. So spend and invest your life, your moments, in what really matter. John 10:10, the Lord said, I came that they might have life and have it to the full. Do not disappoint the Lord. Live your life to the fullest. Empower and enable others around you to have a full life as well. Contribute to the max and receive the maximum gift from God and from others. Dear God, thank you for life. Thank you for the little things that we can enjoy, the little things we can give. Na mayaman man kami o mahirap, kaya namin ibigay. Kung may mga attitude kami, Panginoon, na nagpapahirap ng madali, nagpapalungkot ng masaya, nagpapagulo ng di naman dapat magulo, ituro mo ang dapat naming ituwid sa aming buhay. So that we may brighten up a room just by entering it, not by leaving it. Nang aming presence is a gift by itself to others. Turuan mo kami maging ganito. At turuan mo rin kami, Panginoon, na appreciate yung presence ng iba as gifts for our enrichment and for our happiness. Magbulay-bulay tayo sandali, mga kapatid. Isipin natin kung anong dapat tanggalin at idagdag sa buhay so that we can enjoy life all the more, because it is God's will for His people.